What's up mga kapatid? Kuya Dato! Okay, madami akong natatanggap na mga comment dito sa YouTube at saka TikTok na kung paano mag-open ng Binance account at kung paano lagyan ng pera yon, paano mag-funds doon. Madaming paraan at iba-ibang klaseng method o iba-ibang klaseng way para magpadala ng pera dun sa Binance. Pero sa video natin, ang papakita ko sa inyo is gagamitin natin ang coins, gagamitin natin ang XRP, magpapadala dun sa Binance. Step by step to, makikita nyo kung paano kung click, anong ginagawa ko. Kaya panoodin nyo hanggang huli. Yung mga hindi pa marunong gumamit ng GCash at saka coins, stop nyo muna itong video na to at panoodin nyo yung last video natin. Huwag kayong mag-alala, kaya kong maghintay dito. Mga kapatid, paki-subscribe na lang din at paki-click yung notification bell para ma-update kayo sa channel ni Kuya Da. Okay, so simula na natin. Ida-download nyo muna yung Binance sa laptop nyo o sa PC nyo at saka sa cellphone nyo. Ako kasi ginagamit ko laptop at saka cellphone. Depende kasi kung ano ginagawa ko, mas nadadalian ako sa cellphone. For example, pag yung buy and sell, cellphone ginagamit ko. Pero pag yung in and out ng pera o kaya yung mga graph tinitignan ko, dito ako sa laptop nagba-Binance. So depende sa inyo guys kung saan kayo sanay. Ngayon, yung cellphone lang naman, okay lang din yun. Pero mas maganda kung meron kayong PC at saka cellphone para ma-monitor magamit ng mabilis madali ang Binance. Okay, dito muna sa laptop. Mag-google muna tayo. Search natin dito ang Binance. Pag sinerch sa Google, makikita nyo yung Binance na to. Tapos, pindutin nyo yung download. Naka-download na ako, kaya hindi ko ita-download. Pero pag nakita nyo dito, download, lalabas dito yung more download options. Pipindutin nyo yung more download options. Tapos makikita nyo dito, kung sa cellphone ang gamit mo, ito sa kaliwa. Android ka o iPhone ka, yan, sa kaliwa. Sa kanan naman, kung anong PC mo. Kung Windows ka o Mac, yun ang pipindutin mo. So, kunyari, Windows ka, pindutin mo yan. So, hindi ko nada-download. Sabi ko kanina kasi meron na din akong Binance. Pagkatapos nyo, mada-download nyo na yan. Then, lalabas dito sa laptop nyo, ganyan na itsura. Meron na magiging apps. Nakikita yun dito. Yan. Tapos, i-open nyo to. Ganyan na magiging itsura, mga kapatid. Ganyan. Pagdating nyo dito, titignan nyo yung User Center. Pindutin nyo yung User Center, tapos pindutin nyo yung Security. Kasi, pagka-download nyo, isusulat nyo dito yung mga name nyo, address nyo, etc. Yung mga ID verification. Makikita nyo dito ID verification. I-click nyo yung enable 2FA, tapos secure yung account nyo, yung authentication ng text. Kailangan mag-text, may passcode na isesend bago ma-proceed yung mga ginagawa nyo na transaction. Tapos sa email, ganun. So, yung sa akin, ganun din. Email at saka itong text. So, bawat transaction, nag-email and text, nagsesend sila ng passcode para safe yung account nyo at mas more malakas yung security. Okay, so iset nyo lang ng ganun. Okay na yun. So, makikita nyo din dito, wallet, tapos fiat and spot. Yan, ganyan ang magiging itsura ng Binance nyo. Walang laman. Okay. Sa akin, meron na akong Ethereum sa account na to, kaya ganyan na itsura. Pero sa inyo, magiging 0-0 lahat yan. Okay, susunod naman sa cellphone. Sa cellphone naman, ganun din. Pupunta kayo sa app, tapos sa app na yun, sisearch nyo yung Binance. Tapos, makikita nyo dito yung Binance. I-open nyo na yan. So, pagkatapos, ganyan na magiging itsura. Kung na-download nyo na, hihingan kayo ng email at saka password. E kanina, naka-register na kayo sa laptop, meron na kayong email and password. Lalagin ka na lang dito para mag-link siya. Makapasok kayo. Yan, ganito lang yan. Rilan to. Yan. Swipe mo, itatapat mo doon. Tapos, makakapasok ka na. Oops, hindi pa pala. Kailangan muna tignan yung text. Kailangan mo isend yung send code. Tapos hintayin mo yan. Yan. So, ganito lang mag-register ng Binance. Ganito lang mag-download. Meron na tayo sa laptop. Meron din tayo sa cellphone. Okay, pagkatapos naman mag-download at setup ng ID at encode ng IDs, verification, etc. So, papakita ko naman sa inyo kung paano magpadala ng pera galing coins to Binance. So, ang kailangan muna natin, cellphone. Pupunta ka dito sa coins.ph, tapos dito PHP. So, tatry natin mag-send ng 500 pesos dun sa Binance. So, ito, PHP, meron kang 500 pesos. Pupunta ka sa XRP, tapos pupunta ka sa check prices. Sa check prices, magbabuy ka. Pindutin mo yung buy. Tapos dito sa PHP, pipindutin mo yung convert all. O kaya 500 pesos. Sige, 500 na lang. Ngayon, makakabili ka ng 6.99 XRP. Swipe mo lang yon. Yan. Tapos i-confirm mo lang. Pag na-confirm mo na, meron ka ng XRP. So, makikita mo sa wallet, meron kang XRP, 7 XRP.
Ngayon naman, ipapadala natin itong 7.06 XRP doon sa Binance. Paano? Kiklik mo dito muna yung send. Send. Tapos, enter XRP address. Nakasulat dito, XRP address at saka destination tag. So, saan natin makukuha to? Yung account mo dun sa Binance. Hahanapin natin yon. Tapos, pag nahanap natin yon, kukunin natin information na yon, ilalagay natin dito sa nakikita nyong display na to. Tapos, isesend XRP. Confirm, confirm lang. Ganun, mapapadala na. Di ba, pag magpapadala ka ng bagay, kailangan mo ng address, kailangan mo ng pangalan, yung parang ganun. So, itong address, yun yung address, yung tag, yung parang pangalan na yan. Okay, papakita ko naman sa inyo dito sa Binance. Sa laptop naman, pakita ko. Pipindutin nyo itong wallet, pipindutin nyo itong fiat and spot. Yan. Pinindut nyo yung fiat and spot, dito meron sa search coin. Sa search coin, itatype mo yung XRP. Yan, Ripple, XRP, yan. So, makikita nyo dito, sa pinakakanan, deposit. Sa Binance na account na to, gusto mo mag-deposit. Kaya pipindutin mo yung deposit. Makikita nyo dito, XRP, makikita nyo sa kaliwa, XRP siya. Tapos, makikita sa kanan, itong XRP address at saka tag. Itong kailangan natin, i-copy-paste o i-scan yung QR code dun sa kaninang coins.ph na pinakita ko sa inyo. Ayan, yan. So, ito muna, XRP address. Pwede mong i-copy link dito, tapos i-send mo dun sa messenger mo para may copy-paste o i-text mo sa coins.ph na XRP address. O kaya, scan. Ngayon, ang gagawin ko naman is cellphone ko, pipindutin ko tong scan QR code at itatapat ko sa laptop. Yan, na-scan na. So, ayan na yung address. Pangalawa, destination tag. Pipindutin ko yung scan, then scan ko din. Pero guys, pwede din tong ito. Itong pinipindot na to, copy ang ibig sabihin niyan. So, pwede nyo pindutin to, tapos i-copy paste nyo dito sa coins. So, dito tayo sa cellphone ulit. Pag na-copy paste mo na yon, nakita mo na yung address, nakita mo na yung tag, send XRP. Tapos makikita nyo dito yung amount na ilan ang gusto nyo ipadala. So, 7.09. Yun ang gusto kong ipadala. So, done. Tapos, charge siya. Nakikita nyo yung charge? 0.00045 XRP. Mura lang. So, kung nakita nyo, yung TikTok ko dati, sinabi ko doon, ang XRP naka-design sa pag-send ng mga pera. So, mura lang talaga siya at mabilis. Kaya ang ginagamit natin is XRP. Mura yung fees. I understand that coins that blah 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 blah. Pindutin nyo and swipe lang. Amount exceeded balance. Okay. So, wala nang balance. So, 7 na lang. Yan. Ganyan. So, swipe. Boom. Ayun. Papadalang ka ng passcode. So, kailangan ng ganyan na cellphone number. Kaya hihintayin natin. Titignan mo. Yun. Okay na. Success. You send. Yan, success. Yan. Okay, back to wallet. Makikita nyo sa back to wallet, wala nang pera dun sa XRP. 0 point something. Mga worth 5 piso na lang din yan. Nakikita mo sa PHP, 0.75. So, wala na din. So, yung 500 pesos natin, na-convert mo sa XRP, tapos na-send mo dito sa Binance. Ay, ayaw ma-send. Minsan, naglolo ko kasi sa scan eh. So, subukan ko yung copy-paste. O yan, tingnan natin. Copy-paste na lang. Ayaw kasi sa scan ng QR code. Kakopy nyo to, tapos pupunta kayo sa coins, tapos dito nyo ipipaste. Yan, wala pa din. Yan, shake natin ng konti para bumilis. Wala, matagal lang. Ayan, okay na. Deposit successful. Actually, nagkamali ako. Eh, kung titignan nyo, hindi ko binasa kasi receiver does not have a destination tag. Sa kakamadali ko at hindi ko binabasa, pinindot ko tong receiver does not have a destination tag. Kaya hindi ko masend. Tapos, hindi ko masend. Kaya guys, ang payo ko sa inyo is magbasa kayo. So, okay na yan. Okay, tingnan natin yung Binance dito naman sa laptop. Pupunta kayo dito sa wallet, tapos pipindutin yung fiat and spot. Yun! Nakita nyo na? Meron tayong XRP. 7 XRP. Na-deposit na ng maayos. So, yung 500 pesos na minusan ng 23 pesos. Hindi ganun kamahal. Pero, syempre, may fees talaga. Coins, bumili kayo ng XRP. Yung XRP, dinala dito sa Binance. Tapos, meron na kayong XRP. Yung XRP na yun, i-convert nyo na lang sa USDT para maging stable ang pera nyo. Kasi yung USDT, yun yung parang currency na ginagamit. At stable siya. Parang USD. Ganun. Thank you very much for watching until the end and hope nagustuhan nyo tong video na to. And please follow me and subscribe. At sa TikTok, tignan nyo palagi kung ano yung ginagawa ko. At saka sa page ng FB naman, doon ako nag-update. Trades, yung mga ganun. Announcement, mga ganun. Sa live naman, nagla-live tayo sa Vigo. Kaya kung sino yung may gustong tanong, gusto magpa-guide, doon sa live. Sasagutin ko yan. So, until next, bye!